Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang Mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birhing Ina ng Diyos, ipagaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos. Tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya ay hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ay ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa, sumilang. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa, sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang Haring Marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na Hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa sumilang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Poong Jesus na Nazareno. Kamusta po? Ayos? Magiging okay ka rin, ha?
tandaan mo yan, magiging okay ka rin. Parang itong buong linggong ito, no? Parang ang bigat, no? Ang bigat ng pinagdaanan natin, ang bigat ng nararamdaman natin. Di ko alam po, no? Pero sa karanasan ko, simula ng ako po ay makilahok sa pagboto, ito yung unang karanasan na parang affected na affected tayo. Parang mas marami yung, mas dama mo yung lungkot ba? No? Hindi ko alam kung ako lang ba to o sa personal kong karanasan, no? Gusto ko lang po sa puntong i-comfort, no? Yung mga sabihin na nating nalulungkot. Bahagi kasi nung lungkot nila, no? Na anong mangyayari sa buhay ko? Kasi nagkakapatong-patong, no? Nagkakapatong-patong yung nararamdaman mo. Para bang bagsak ka, no? Yung moral mo bumagsak din. Pero tandaan mo, ipinakita mo ang iyong paninindigan. Ipinahayag mo ang iyong kalayaan, ang iyong karapatan. Naipakita mo ang iyong kulay, ang kulay ng kagitingan, katapangan, ang kulay ng paninindigan, yung color of courage, nasa iyo na yan. Huwag mong hayaang mawala dahil lamang dito, dahil lamang hindi napili yung gusto mo. At napapaisip ka, ito ba talaga ang gusto ng Diyos? At natatakot ka sa mga kabataan na may pinagdaraanan, natatakot ka. Pero tandaan mo, at patuloy nating pagninilayan, gusto ba talaga ito ng Diyos? O ito ang gusto ng tao? Na hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang resulta Hindi lahat na nangyayari sa atin kagustuhan ng Diyos. Ito, kadalasan o minsan, ito ang gusto mong mangyari. Pero, hayaan mo lang, no? May proseso, maging ang nararamdaman mo, may proseso yan. Okay lang yan, no? Sabi nga ni Kristo, talagang laging tumatiming, no? Tumatiming ang salita ng Poong Nazareno. Sabi niya, huwag kayong mabalisa. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kayong mabalisa. Kung ano man yan, no? Na nagkakapatong-patong para ikaw ay mangamba, ikaw ay malungkot. Sabi ni Jesus, hinasabi sa iyo, ng Poong Jesus Nazareno, huwag kang mabalisa, lalo tigit, manalig tayo sa Kanya. Ito yung nangangako, ito yung nagsasalita na talagang tutuparin niya. Huwag kang mabalisa, manalig ka lang. At manatili tayo kay Kristo na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Nagabi po, sabi ko, ano bang pwedeng maihatid sa atin, no? Na mensahe mula sa Poong Jesus Nazareno. At umasok sa isip ko, baka ito yung gustong sabihin din ng Poong Nazareno sa ating lahat. Maganda yung lyrics po nung isang kanta, no? At nawa, mas tumimo ito sa inyo. Pakinggan mo na si Kristo ang Poong Jesus Nazareno ang nagbibigay ng mensaheng ito para sa iyo. Sabi ng lyrics, "You with the sad eyes, don't be discouraged,
Oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so small. Show me a smile then. Don't be unhappy. Can't remember when I last saw you laughing. This world makes you crazy, and you've taken all you can bear. Just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, like a rainbow. Matatag tayo, kakayanin natin ito, susuportahan natin. Pero lalo tigit, may suportang manggagaling sa Poong Jesus Nazareno na nagsasabi sa atin, huwag tayong mangamba, manalig lang tayo, magiging okay din tayong lahat. Amen? At magsitayo po ang lahat. Inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Ang ating pong itutugon, Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagmamagalang kapayapaan ang mga bansa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasaan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o physical na kahinaan, naway kahabagan ni Maria, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog ng kapayapaan, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami.
Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa Satanan, ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating tapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayong ang mahal na Birhey ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mo ang pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng napupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wagas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kaubang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay sanawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag
na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.